Okay, mga ka-e-bike, welcome ulit sa ating DIY vlog, e-bike DIY vlog. So, eto na mga ka-e-bike, nag-prep muna ako. Imbis na dito, kasi yung sinasabi ko sa inyo, diba sa may susian, andi dito yung susian ng e-bike ko eh. Yan, so andi dyan yung susian. So, andi dito yung connection niyan sa loob. So, imbis na bubuksan ko to, kasi medyo masikip na dyan sa loob eh. Kung isasama ko pa dyan yung converter tsaka yung relays, baka mamaya magka problema sa pagpasok nitong ano, bearings. So ang gagawin ko na lang is dito ako kumuha yung sa pinaka harness nya. Nag open ako dito. So usually makikita nyo ayan, yung malaki sa harness, yung dalawang malaki, usually yan yung papunta sa susian. Yung pula, yan yung live. Kung anong boltahe nung meron ka, 48 hanggang 72, kung ano yung battery mo, yan yung live. Tapos ito yung pag sinusi mo, papasok lang ngayon yung kuryente dito sa yellow. So yung yellow na yan, yan yung trigger. Mapapansin nyo, papunta dito sa gitna. Ito yung trigger ng sa controller. Yan yellow na yan. Okay? So ibig sabihin, magkakapower lang to pag inon yung ano, yung susian. Okay, itong dalawa na to, live ito. Supply ito sa ano eh. Supply ito sa controller. So, baling isa, yan yung trigger na pag inon mo yung susian mo, matitrigger na mag-on yung controller mo. So, dyan tayo, dito ngayon ako magtatap. So, dito na lang ako magtatap. Dito ko na rin ilalagay sa gitna yung mga relay. Tsaka itong converter. Siguro dito ko na lang ilalagay. So, ngayon, sa itong sistema ng e-bike ko, yung charging port niya, ito charging port ito, nilagyan ko lang ng fuse kasi dati nauso yung naalala niyo yung charging port, nilalagyan ng piso. Pag nilagyan ng piso, nasusunog, syempre magsushort eh. So kaya naglalagay na ako lagi ng fuse sa mga charging port. Tuwing may magpapagawa sa akin, sinasabi ko sa kanila, nilalagyan yan para makaiwas nga sa ganung ano, scenario. So yun, dagdag ano lang. So bali ganito, dito na ako magtatap, tamang-tama. Itong gamit na connector, dito na ako magtatap. Sa ano, sa converter ko. Ito na yung pinaka-source ko. Kasi ito, live ito. Kahit naka-off yung sa akin kasi, kahit naka-off yung breaker ko, live ito, makakapag-charge. Ako yung iba kasing e-bike, pag naka-off yung breaker, hindi ka makakapag-charge. Kasi dumaan ito sa breaker. So, check nyo na lang sa inyo kung balak nyo mag-DIY. Okay, so ito yung breaker ko. So ganun, lilinyahan ko na lang yung pinaka ano, yung pinaka unit nung ano, nung alarm, either dito ko ilalagay para pag vibration mas madaling marinig, or dito sa ano, sa ilalim yan, sa loob. Hindi, dito yung busina ko rin eh. So ayan, yan lang muna. I-update ko kayo pagka nakabit ko na. Medyo mahirap mag access habang nagkakabit, tas bibidyohan pa eh. Okay, so ito iaano ko na lang sa inyo kung paano, may ano naman eh, may diagram naman. Okay, so balihan ko kayo mga ka-e-bike. Okay mga ka-e-bike, welcome back. Ito na, setup ko na siya mga ka-e-bike. Ayan yung mga relays, connection, open pa siya para lang ma-demo ko sa inyo. Pipix ko na. So nakabit ko na yung para sa signal light, yung buzzer, nilagay muna natin ng ano kasi ang ingay. So itong ano natin, live ito. Dedicated siya yung converter, kahit naka-off yung breaker, meron pa rin siyang ano, naka-online yan siya, ibig sabihin. Kaya naglagay ko rito ng mga indicator tulad nito. Power ito ng ano, na ibig sabihin itong light na to may power yung converter. Ito naman pagka naka wireless, keyless ignition, tapos ito yung para sa pagka i-reset, pag naka-immobilize iilaw ito for reference lang. Bali ito, alisin ko na to. Ito pala kong gawin indicator sa taas. Ito indicator sa taas na pag naka ano ka. Or pwede rin namang ano, gawin ko na lang na ano, na pag naka-active siguro gagawing ano. Pero option lang 'yan.
So ayan, demo ko sa inyo. Yan yung sa detection, find. Find. So tutunog, saka makikita mo yung ilaw. So ngayon dito tayo sa una. Check natin yung kilis. Ito, kilis tayo. So ayan, naka-off yung e-bike. Kilis tayo. So kita nyo, umilaw yung indicator. Tapos ay sorry, naka-off pala yung ano, breaker, eh naka-off. Disarm muna natin. Ayun, kita nyo, pag dinisarm mo yun. So re-reset nyo lang ito. Reset nyo lang. Yan. Ito ang isa sa mga problema ko, kasi tuwing magdi-disarm ka, nag-a-activate din yung negative dun sa ano, sa pink, saka yung gray. Eh dun siya nakakabit sa disarm. Kaya pag nag-arm ka, tapos nag-disarm ka, kailangan i-reset mo muna yung switch. Yun lang ano, isa pa rin sa mga safety pa rin yun. Hindi pa rin may start, kahit naka-disarm, hindi pa rin may start yung ano mo, yung e-bike mo. So ayan, naka-off yung ano. So umpisan ulit natin mga ka-e-bike, ha. So on ko. So off yung, ayan yung tunog na yon, indication ng on yung breaker tsaka off. Pag nagpatay ka ng ano ng e-bike, tumutunog din yung original na ano, eh alarm. Hindi ko muna tinanggal kasi para malaman ko yung kung naka-off o naka-on yung pag nag-go-off yung e-bike. Okay, so magde-demo muna tayo. Naka-off yung e-bike, naka-off din yung susi. Ayan. So dito tayo sa kilis muna tayo. Kilis, ayan. Ayan. So nakita nyo, nag-on yung ano, ilaw. Nag-on din yung e-bike. Okay, so ready na tayo dun sa ano. Ready na tayo dun sa kilis. Okay na, wala tayong problema. So off lang natin. Okay. So pag off mo ng kilis, nakita nyo, ilaw din yun. Yung ano, immobilizer. So para may on mo ulit ito, kailangan ni reset mo ulit yan. So reset mo lang. Ayan ang medyo hassle na natuklasan ko. Pero pinag-isipan ko pa ng circuit para maiwasan yan, eh. For the meantime, ito lang muna. So okay na tayo. Na-test na natin yung sa ano. So, dito tayo ngayon sa immobilizer. Pag sinusian, nakasusi ka pala. So nakasusi tayo. Ayan, on. Naka-on yung ano, e-bike. So ready siya, ginagamit mo. Hinablot, ninakaw sa'yo. So paglayo ng konti, inactivate mo yung immobilize. Bakit hindi gumana? Ay, tama. Pala. Pag tumunog na ganun, siyempre umaandar yun, eh. Kaya, ito kasi ito ang problema pala. Isa, ito naka-stop, kaya hindi niya madidetect. So, siyempre, kung umaandar yan, gumagalaw. Ayan. Nakita nyo, na-immobilize na agad. Diba? Nakita nyo, ayan. So hindi na siya gagana, naka-off na. Hindi niya ma-re-reset 'yan, kasi kung nasa ilalim niya ng upuan mo, hindi niya mapapaandar yung e-bike. Ayan yung susi, oh, kahit on in on off niya. Ayan. Ayan, oh. So 'yun nga, hindi siya yung immobilizer niya, gagana lang. Siyempre pag umaandar, eh, katulad noon, naka-steady ito, hindi, 'di ba? So ang mangyayari, ang mangyayari niyan, i-disarm mo. Oh, pag dinisarm mo, wala rin. Kasi ano 'yan, eh. Kailangan i-reset mo 'yon. Reset mo 'yung ano. So ayan, naka-power, 'di ba? Pag na-reset mo, pag nakasusi ito at ni-reset mo, mag-on siya automatic.
Amo, re-reset ko ha. Yan. So ganun lang siya for the meantime, kasi isa yun sa ano eh, isa yun sa napansin ko hindi agad mag-activate kasi hindi naman nag-a-alarm eh, dahil hindi naman nga umaandar. Kanya, immobilize natin ulit, ayan naka-on diba, immobilize natin, eh tumunog na, dahil hindi umaano, umaandar yun. Pag ginalaw mo, activate yung ano. So, narinig nyo yung tunog ng dating alarm, yan na, umilaw, no? So, ganyan siya. Ganyan siya, instant cut yung power. Hindi na siya, ano, wala nang option para mag-alarm. Pag inimobilize mo, mag-activate lang siya, kasi syempre gumagalaw eh. Gumagalaw yan, di naman po pwedeng ninaaw sa'yo, hindi umaandar yan. Syempre, pag umaandar, malidetect nung ano, pag inimobilize mo, mag-ano siya, mag alam siya. Testingin natin ha. Re-reset ko lang to. So ayan, naka-on. Naka-on yung e-bike. Gawin natin is panda rin natin. Panda rin natin ha. Ayan o. Diba? Nag-off agad eh. Nakita nyo? Naka-immobilize pa rin yun. Pag nireset. Ay, reset ko. Nireset ko ah. So, ay power ulit. Diba? So, naka-immobilize pa rin yung ano mo. Kailangan ni, ano mo muna. I-unarm. Yan. Okay? So, panda rin ko lang yung motor. So, umaandar, di ba? Umaandar. So, kunyari ganyan, umaandar siya. Siyempre, pag ginaos siya, umaandar yan. May vibration. So, pag ganyan, i-activate natin yung i-immobilize natin. Wala, di ba? Kasi naka-steady. Pero pag umaandar na yan, okay, mga ka-e-bike. Ayan, alam ko na. Hindi ano sa yung default yung level ng ano sensitivity. Pag dito siya nakalagay kanina, kahit pandarin mo yung hub, hindi niya hindi niya ma-detect agad. Doon ako nagtataka, akala ko hindi gumagana eh. Yung pala nilagay ko sa sensitivity 1 ngayon 'yan. So tingnan niyo. Teka. So papandarin ko siya. Ayan, di ba? Maandar. Ngayon, pagka i-ano ko siya, ayan, naka-ano yan, nakasusi. Ayan, nakasusi, may power. Pagka i-ano ko, immobilize. Pag pinandar ko, ayun, oh, activate agad. Sa level 1 yan. So, yung sensitivity rin ng problema. Doon ko siya nilagay sa may gilid ng baterya, yung alarm. Para yung, di ba, pag umikot yung hub, yung vibration niya. Kaya subukan ko sa level 2. Tingnan natin sa level 2. Kung ano pa rin. Kasi sabay ito eh. Pagka kukunin mo yung level, sabay dapat ito. Sabay dapat ito pipindutin eh. Ah. Yun, dalawang tunog. So, i-reset ko lang. So, may power na siya ulit. Okay, so nakasusi. Iyaano ko. Mobilize ko ulit. Ayun, oh. O, sa level 2, pwede na. Level 2 pala, pwede na. Kasi sa level 1, kasi, yung napapansin ko, reklamo ng mga gumagamit nito, yung may maingay na muffler lang, nag-a-alarm na. Pag level 1, sobrang sensitive. So, level 2 siguro, okay na. Subukan ko pa rin sa level 3. Dun sa location na yun, ha. Yung tatlong pindot. So, reset ko lang ulit. So, yan. Power ulit siya. Tapos,
Immobilize ko. Ayun, medyo matagal. Napansin nyo? Medyo matagal bago niya ma-sense yung ano. Yung bago siya mag-off. So, the best siguro level 2 lang. Hindi ko lang alam kung sa map player magloloko din yung ano. Magloloko din yung alam ko, mag-aalam din sa map player lang. So, observe ko muna yan. So, ayan mga ka-e-bike. Ayos na yung ano natin. Ready ko lang, ano ko lang ulit sa ano, sa umpisa. Ulitin ko lang yung demo kasi parang medyo may palpak. Ilalagay ko ulit ito sa sensitivity 1. Yun. Yun, 1. So, yun nga ulit, mga ka-e-bike, ayan. So, nakasusi ka. Nakasusi ka lang. So, may power. Hininakaw sa'yo. Makalayo ng konti. Inano mo. Inimobilize mo. So, ayan. So, di ko pa na, ano yun, sa sense sa level 1 talagang almost instant cut off agad. Ayan, oh. So wala nang ano, walang hindi na siya mag-alarm. Patay lang talaga. Automatic. So anong nangyari kasi nilalatch ko yung ano eh. Nilalatch ko yung negative para mag-permanent siyang patay. Kasi pag may alarm, ang nangyayari pag tunog ng alarm, mawawala yung negative. So mag-on ulit siya. Bale mangyayari under tigil. Maingay-ingay nga siya pero nag-on. Umaandar pa rin yung e-bike. So ang ginawa ko lang siya instant. Pag oras na nag-alarm, isa pa lang, warning pa lang, nagka-cut off na yung power nito. Ayun, cut off na agad siya. So nakasusi 'yan. So para may on mo 'yan, hindi mo na may on kasi 'yan eh. So, bubuksan mo yung ano mo, yung upuan mo, pag kunyari, nabawi mo na yung e-bike mo, i-reset mo itong switch na to para mag-on ulit. Ayan. Kita nyo, kung naiwan mo nakasusi, pag-on mo nung, pag-reset mo nung ano, mag-on din siya automatic. Okay? So, ang disadvantage, sasabihin ang disadvantage nito, kasi nga, syempre, may susi, mabubuksan niya yung ano, mabubuksan niya yung upuan mo para i-reset siya kung alam niya. Pero wala din. Kahit i-reset niya, pag andar niya, mamatay naman. Para stress it pa, balik-balik lang siya. So wala rin. Hindi na, walang silbi para sabihin ganun. Maaaring ang mangyayari, iwanan niya na. Kunin niya lang yung susi, iwanan niya na. But at least, madali naman palitan itong ano, ignition. So ganun mga ka-e-bike. Ang, ano, ang setup nito sa ngayon ha. May mga naisip pa ako rito ng ano, idea yung sa hub locking, sa ano mga dagdag sa in the future ano siguro ano ko idadagdag ko 'yon. Obserbahan ko muna 'to, pag-aralan ko muna, obserbahan kung paano okay ba gamitin sa e-bike or ano. So ayan mga ka-e-bike, ang mali ang nangyayari yan lang. So yung ito yung imbis na doon ako sa susuan, dito na ako nag-cut, ito yung main. Ito yung live, naka-connect lang sa dyan. Tapos pabalik doon sa controller. Bali, ano ko na lang yan sa diagram. Kasi hindi rin, mahirap din yung ano rito eh. Hindi ko rin may-explain sa inyo kasi hindi nyo rin malaki. Kahit turo ko yung mga connection na yan, wala rin. So, i-ano ko na lang yan. I-setup ko na lang. I-ano ko na lang sa diagram. Kung marunong kayo magbasa ng diagram, makukuha nyo na yon. So, ayan mga ka-e-bike. Final testing. So naset ko na, nalagay ko na sa ilalim. Tapos andi dito yung reset switch saka yung ilaw para alam mo kung naka-activate o hindi. So keyless tayo. Ayan. So op. Okay. So pag nag-off ka, ayan, ilaw siya. So, kailangan, di mo yan may on ulit. Kahit sa susi. Di mo yung on. So, kailangan, i-reset mo muna to. Yan.
Ganun din sa pag nag-arm ka. Ayan, tapos nag-disarm ka. Ayan, okay sa ano, sa arm sa ka-disarm. Pag nag-alarm lang pala. Basta oras na nag-alarm, gaganon. Ayan, tapos. Ayan. Ayan, oh. Pag nag-alarm siya, iilaw. Diba? So, reset mo ulit. Tapos, sa susi naman. Ayan, nakasusi. Nag-immobilize ka. Pag pinaandar. Ayan, off agad. Ayan, naka-sensitive to ito eh. So, nag-a-alarm na siya, ayan eh. So, activate na rin. Diba? So, i-disarm mo. Disarm siya. Naka-lock pa rin yan. So, ayan, nakasusi siya. Pag oras na, nireset mo ito. Ayan. Saka lang siya mag-on. So, yan mga ka-e-bike. Yan yung final. So, nasa sa inyo lang kung tingin nyo pwedeng gamitin, effective ba o hindi. May disadvantage lang doon sa circuit na ginawa ko. Meron siyang re-reset. Meron kang i-re-reset. Palagi. Pero, pag nag-alarm, kailangan mag-reset. Pero pag hindi naman, okay pala. So, yun ang disadvantage. Pero para sa akin, advantage din yun. So, yun mga e-bike, mga ka-e-bike. Pero titignan ko kung mababago ko pa yung circuit niya or baka kailang ayusin lang para iditanggalin na tong ano, itong sa enabling switch. Pero ako kasi mas okay, mas gusto ko. Pero titignan ko pa rin kung makagawa ko ng circuit na hindi na kailangan yan. Okay? So, yan mga ka-e-bike. Para sa akin, successful naman tong ginawa ko. Comment na lang kayo kung anong mga may sasuggest nyo siguro para mas mapaganda pa natin, para makinabang naman tayo pare-pareho. Okay? So yun lang mga kaibay, pa-thumbs up na lang ulit, pa-like, share, and subscribe. Okay? Maraming maraming salamat sa Diyos. God bless po mga kaibay. Bye.